mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibo Cable News. Narito ang nangungunang balita sa araw na ito. Kaso ng COVID-19 sa buong Aklan nadagdagan muli. May report si John Ronald Guarin. Muling rumami ang karagdagang panibagong kaso ng COVID-19 dito sa probinsya ng Aklan. Ayon sa Situational Report on COVID-19 ng Provincial Health Office Aklan, as of May 5, 2021, mahigit 27 mga bagong kaso ang naitala. 2 mula sa Banga, 1 sa Batan, 3 mula sa Burwanga, 2 mula sa Makato, 5 sa Malay, 2 mula sa New Washington at 12 mga kaso ay naitala sa bayan ng Nabas. Sa kabilang banda, 13 naman ang nakarecover mula sa nakakamatay na sakit. Sa ngayon, 162 ang local active cases at wala pang naitatalang COVID-19 variant na nakita dito sa probinsya ng Aklan. John Ronald Guarin, Kalibo Cable News. Alkalde ng Kalibo na bakunahan na ng COVID-19 vaccine. Natanggap na ni Kalibo Mayor Emerson S. Lachica ang unang dose ng bakuna kontra COVID-19 nitong Mayo 3 na ginanap sa ABL Sports Complex. Tinurukan ang alkalde ng CoronaVac vaccine ng Sinovac na mula sa Republika ng China. Ayon sa alkalde, huwag daw matakot ang publiko na magpabakuna dahil isa daw ito sa paraan para maligtas sa sakit na COVID-19. Patuloy naman ang paghihikayat nito sa mga kalibunhon na magpabakuna na kontra sa nasabing sakit. Samantala, patuloy rin sa ngayon ang pagbabakuna sa mga natitirang mga frontline healthcare workers na kabilang sa Priority Group A1 mula sa mga kabaranggayan sa bayan ng Kalibo. Target ng Municipal Health Office na makapagbakuna sila ng 174 na mga individual. Sa ngayon, prioridad ng pamahalaan na matapos na ang pagbabakuna sa Group A1 para maumpisahan na ang nasa Priority Group A2 na kinabibilangan ng mga senior citizens. Balitang hatid mula sa Kalibo Aklan, Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Mga pamilyang apektado ng COVID-19 sa bayan ng Libacaw Aklan makakatanggap ng ayuda. May report si Rio Trico. Makakatanggap ng ayuda ang mga pamilyang apektado ng COVID-19 sa bayan ng Libacaw ayon kay Vice Mayor Vincent Navarosa. Sa kanyang Facebook post, mamamahagi ng tig 1,500 pesos na cash aid at 15 kilos na bigas sa lahat ng pamilya at hindi pagbabasihan rito ang family income. Dagdag pa niya, ang nasabing ayuda ay pinropose niya kay Mayor Charito Navarosa at sa sangguniang bayan para matulungan ang mga pamilyang hindi naabot ng ayuda, kaya naman nilinaw niya na hindi kasali sa assistance ang mga nakatanggap na ng COVID-19 related assistance mula sa national government. Dahil umano sa magandang financial management sa nasabing bayan, naging posible ang pagpapaabot ng tulong sa mga nasasakupan nito sa panahon ng krisis dala ng COVID-19. Rio Trico, Kalibo Cable News. LTO Kalibo ay pinapatupad ang mahigpit na pagsunod sa ruta ng mga tricycle. May report si Val Romer Toriano. Ipinapatupad ang mahigpit na pagsunod sa tamang ruta ng mga pampasaherong tricycle sa bayan ng Kalibo para makaiwas ang mga drivers sa penalties kung sila ay nalabag sa ipinatupad na batas. Ayon sa Land Transportation Office Kalibo, magpapalabas muna sila ng warning para sa mga multicab drivers at operators na mahuhuling lalabag sa ibinigay na ruta para sa kanila. Nananatili pa rin 50% ang kapasidad ng mga pasaherong pahihintulutang sumakay sa multicab bilang pagsunod sa health standards. Aminado naman ang LTO Kalibo District Office na binabantayan lamang sila ng mga drivers saka sila susunod sa ipinatutupad nilang 2 pasahero lamang sa bawat bumabiyahing tricycle. Samantala, mahigpit pa rin ipinapatupad ang pagsusuot ng face mask at face shield sa mga pasaherong sasakay sa mga pampublikong sasakyan. Val Romer Toriano, Kalibo Cable News. Isang kadeteng Aklanon naghatid ng karangalan sa probinsya ng Aklan. May report si Jorile Vicente.
Labis na kasiyahan ang naramdaman ng pamilya ng isang kadeteng aklanon matapos makatanggap ng Military Justice Awardee sa Philippine Military Academy Masaligan Class of 2021. Si Cadet First Class May Pearl Alarcon Agustin ay tagabayan ng Malinaw at bilang isang malinaw nun, isa itong karangalan sa kanilang bayan maging sa buong lalawigan ng aklan. Ibinahagi rin niya na simula pagkabata ay pangarap na niyang maging isang sundalo at dahil dito, naging porsigido itong makapasok sa Philippine Military Academy at makapaglingkod sa bayan. Hi, I am May Pearl Alarcon Agustin from Kinalangay Bayo Malinaw Aklan, a daughter of a farmer and a housewife. Are motivating me all the time. First, it is my family, especially my siblings. I see myself as someone who will be reaching out to every citizen of our country. Give something to everyone, especially towards a peaceful and progressive country. Be a cadet. And once you are here, always believe in yourself, no matter how difficult it is. Jorele Vicente, Kalibo Cable News. Lieutenant General Guillermo Eliazar, ita talagang bagong susunod na hepe ng PNP. May report si Isamay Saolda. Inanunsyo ni Secretary Eduardo Anyo ng Department of Interior and Local Government o DILG ang bagong susunod na mamumuno sa Philippine National Police na si Lieutenant General Guillermo Eliazar matapos na magtakdang magretiro sa May 8, 2021 sa General Debold Sinas. Inaprubahan din ni President Duterte ang pag-appoint kay Eliazar bilang susunod na PNP chief. Ayon kay Anyo, inirekomenda niya si Eliazar bilang susunod na PNP chief base sa seniority nito, merit, reputasyon at pagiging competence na pangunahan ng PNP. Si Lieutenant General Guillermo Eliazar ay Deputy Chief of Administration at ang second highest ranking official ng PNP. Siya rin ang commander ng Joint Task Force COVID Shield na nagpapatupad ng mga quarantine protocols para sa COVID-19. Samantala, nakatakdang magserbisyo si Eliazar bilang PNP chief ng 6 na buwan bago magretiro sa November 13 kapag umabot na ito sa mandatory age of retirement. Isa May Zolda, Kalibo Cable News. Umiiral pa rin ang dalawang weather system sa ating bansa. Ito ay ang Intertropical Convergence Zone na siyang nakaka-apekto pa rin sa may southern portion of Mindanao, habang yung easterlies o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean nakaka-apekto naman sa natitirang bahagi ng bansa. Ngayong araw po, asahan ang epekto ng easterlies sa Luzon, kung saan ito ay magdadala ng mainit at maalinsangang panahon sa northern and central Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Ibig sabihin, mababa po yung tsansa ng mga pag-ulan doon dahil konti lamang yung moisture sa ating atmosphere. Dito naman sa may Calabar Zone, Bicol Region, and Mimaropa, apektado rin ng easterlies at ng mainit na panahon, pero sasabayan din yan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi ng mga isolated rain showers or pulu-pulu lamang na pag-ulan, lalo na dito sa may Bicol Region and Quezon. Temperatures natin, maring umabot sa 36 degrees Celsius for Tuguegarao and the rest of Cagayan Valley. Dito naman sa Metro Manila, mula 25 hanggang 35 degrees Celsius. And we are not talking of the heat index na maring umabot pa rin po sa 40 degrees Celsius. In other areas such as Palawan and dito sa may Ilocos Region, hanggang 33 degrees Celsius. For Calabar Zone and Bicol Region, hanggang 32 degrees. At sa Baguio naman, nananatili pa rin hindi kainitan sa hanggang 27 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan pa rin sa Davao Region at sa Soccsavgen, asahan po ang epekto ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Bagamat ngayong umaga ay magiging maaraw naman or partly cloudy to cloudy skies, pagsapit ng tanghali, mainit at malinsangan, sa dakong hapon hanggang sa gabi ay uulanin rin po dahil po yan sa ITCZ or pagsasalubong ng mga hangin. For the rest of Mindanao ay magkakaroon din ng mga localized thunderstorms naman po or yung mga pulupulong pag-ulan. At dito naman sa may parting Visayas, especially sa may eastern portion, as early as morning, possible na yung mga isolated rain showers. Maring magkaroon ulit ng mga pag-ulan pagsapit po ng hapon
as well as central and western portion. Temperatures natin hanggang 33 degrees Celsius over here in Visayas. Sa Mindanao, mas magiging mainit po. Dito nga sa may Davao region hanggang 34 degrees. Sa may northeastern portion of Mindanao hanggang 35 degrees Celsius. And sa Zamboanga Peninsula, pinakamainit po hanggang 36 degrees Celsius. Mas mainit pa yung mararamdaman ng ating katawan at more or less 40 degrees Celsius. Mananatili pa rin pong slight to moderate seas or from 0.5 meter hanggang 2 meters yung taas ng mga alon natin sa malaking bahagi po ng bansa. Papayagan pa rin po malaot ang ating mga kababayang mga ngisda sa susunod na tatlong araw. Dito po sa Metro Manila, asahan pa rin natin ang fair weather conditions or maaraw na panahon at minsan lamang nagkakaroon ng mga pulupulong pag-ulan lalo na sa Friday hanggang sa Sabado. Pagsapit naman ng Linggo, mas mababa yung tsansa ng mga pag-ulan kapalit niyan yung mas mainit at maalinsangan na panahon. So kung lalabas po ng bahay, ay magdala ng pananggalang sa init at stay hydrated. Sa ating mga kababayan sa Baguio City, likewise din po, makakaranas pa rin tayo ng mga isolated rain showers lamang sa Friday at sa Saturday. Then pagsapit po ng Linggo, mas mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Asahan yung maaraw na panahon. Sa ating mga kababayan sa Legazpi City, and I'm speaking also in behalf of the rest of Bicol Region at Eastern Visayas, for most parts of the day po, from Friday hanggang sa Sunday ay magiging makulimlim ang panahon. So meron lamang times na sumisilip itong siharing araw at as early as morning, meron ng chance na mga isolated rain showers o yung mga light to moderate na mga paminsan-minsan mga malalakas na mga pag-ulan. So mag-iingat pa rin po doon. At ito naman ay epekto ng easterly. So wala po tayong asahan naman na epekto ng low pressure area or maging bagyo sa susunod na tatlong araw. Sa atong mga ka-XO-nan din ha, sa Metro Cebu, magandang panahon ang mararanasan sa Friday and Saturday. So meron lamang tayong mga isolated rain showers lalo na sa hapon. Then pagsapit po ng Linggo, as early as morning, may chance na ng mga pag-ulan, so magdala po ng payong kung lalabas ng bahay. Yung maximum temperature natin ay maring umabot sa 33 degrees Celsius. Panghuli sa atong mga ka-XO-nan din ha, sa Metro Davao, for Friday and Saturday, ay asahan po natin yung maulang panahon. Ito yung mga dahil po sa intertropical convergence zone. Then sa Sunday, possible tayo na may mabuo na low pressure area. Kaya pakababantayan po natin ito dahil posible itong magkaroon ng mga light to moderate with at times heavy rains. So magdala po ng payong sa susunod na tatlong araw kung lalabas ng bahay. Medyo mainit pa rin hanggang 33 degrees Celsius. Siharing araw po ay sisikat 5:31 ng umaga at lulubog naman ito 6:14 ng gabi. At iyan ang mga nakalap na balita ngayong araw. Ako po si Randy Nacuspag. Ito ang Kalibo Cable News. Magandang araw! Looking for space, comfort, and touch of luxury? This is the perfect home for you. Curlew Snyder Apartment. 2 deluxe bedroom, recently painted and repaired. Curlew Snyder Apartment, located at Fernandez Avenue, Capital Site, Kalibo, Aklan. You may call or text cell phone number 0950-210-5412 or 0916-4953-991.